O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo! Ito ang Kanto Nying! The Komento Nying Rewind! Kung narinig ko yung sinabi ng dad mo nung birthday niya nung nag ano sinabi niya, hindi ko na naalala. Ano sabi niya, mukhang nag-enjoy ka na sa ginagawa mo kapag ka when you're holding the microphone, nasanay ka na na mag-speech ng spontaneous. Parang na-impluwensyahan ka daw ni Speaker Martin Romualdez pagdating sa public speaking. Ang totoo nun, again, not to flatter you, nagulat ako dun sa extemporaneous speech mo during that time. Thank you. Ano ba yan? Kailan ka pa natuto na mag-speech in front of a big crowd? Sa totoo lang po, practice lang yan. Mm-hmm. Practice. Mm-hmm. No one did it better than my lolo. Mm-hmm. Yung mga extemporaneous speeches niya, hayop, tsaka dalawang, tatlong oras kung ano-ano sinasabi niyang. But, sa totoo lang, nung ako ay nagsimula, gumaganon pa yung kamay ko. Nervous na nervous. Kinakabahan talaga ako magsalita. Uh-huh. You just get used to it. Never ko makakalimutan. Nung nagsimula ako, sabi ng tatay ko, just imagine, lahat ng tao sa crowd walang damit. Para mawala ang nervyos mo. Just imagine, lahat ng tao sa crowd walang damit. Uh-huh. Yun ang pang-alis na nervyos. Just breathe, magpahinga ka, don't worry. It's funny advice, pero it works. Pero just for the record, sino ang idol mo pagdating sa public speaking? Ay, ang lolo ko. 100%. Mm-hmm. 100%. Ano, do you watch the videos? Yung mga I have before. Yung kung saan ako na-believe ay may isang speech siya na mahanap mo sa YouTube, yung kanyang address sa US Congress. Mm-hmm. Hayo. Mm-hmm. Doon ako na-believe. Ang galing talaga.